Welcome sa ating bagong video tutorial. Sa video tutorial na to, ang ituturo ko sa inyo ay paano gumamit ng digital temperature controller o thermostat. Kilala natin sa tawag ng thermostat. Dito meron tayo dalawang tetestingin at idedemo. Itong isa ay XH-W3001 at itong isa ay W1209 o 1209. Okay, ayan yung model niya. So, ito ay 12 volts. Ito ay 220 volts. Pero meron ding model nito na 24 volt at 12 volt. Maglalagay ako ng link sa video description kung saan nakakabili ng mga ganito. So, pares mura lang to. So, ano ba yung thermostat o digital thermostat? Okay. So, yung thermostat, isa tong aparato na ginagamit natin para makontrol ang temperature. Dalawang klase yan. Heating at cooling. So, ginagamit natin to kalimitan sa mga aircon, sa refrigerator, sa rice cooker, sa electric kettle, sa mga plancha, water dispenser, sa inyong mga application niya. So, dito, tong dalawang to ay pang DIY. Kaya ko to binili. Gusto ko siya isama dun sa timer na ginawa ko para sa aircon at electric fan. So, para mas makontrol ko hindi lang time, pati temperature. So, mamamatay aircon sa set point na temperature, tapos lalamig ulit siya. Okay? So, yan yung digital thermostat natin. Meron ding analog thermostat. Kapares ng sa ref. Kagaya nito. Analog thermostat to. Makikita natin to sa mga conventional na ref. So, pares din ng digital, meron din siyang sensor. Ito, meron siyang sensor. Ito, meron ding sensor. So, temperature sensor yan. Sa aircon, meron din. Sa kettle, ganito naman. O kaya sa water dispenser, kalimitan, makikita natin ganito. Hindi lang siya pang control ginagamit. Sa kettle, makikita natin, dalawa yung ganito. Yung isa para sa control. Yung isa para pag nag-fail to, yung isang mas mataas ang temperature setting, yun yung mag-trigger o siya yung safety. Pangalawang layer siya ng thermostat. Halimbawa, ang kettle ay 100 degree. Dapat mag-cut off. Hindi siya nag-cut off. Yung isa 110 degree, yun ang magka-cut off para safe pa rin tayo. Kasi pag hindi tumigil yung heater niyan, eh may hindi magandang mangyayari. Ito rin isa. Kapares itong ginamit ko sa smart charger ko. Ito ay KSD-9700. 45 degree C. Ito ay normally open. So paliwanag natin. Ito thermostat din to. Itong mga to, thermostat din to. Pero sila, fix yung temperature nila value. So, yung digital, adjustable. Pati analog, adjustable din. Okay? Dito muna tayo sa bimetallic thermostat. So, ito ay 45 degree C. Normally open. So, meron tong cut-off. Ang 45 degree na value nito, ibig sabihin yun, cut-in siya. Ganito. Kapag din-drawing natin to sa graph, so, drawing tayong graph, ito yung time, ito yung temp. Sabihin natin, 0, 1, 2, 3. Sabihin natin, sample lang naman, hanggang 3 oras. Tapos, lagay natin dito, limbawa, 25, 45, at 65. Okay? So, halimbawa, temperature ngayon ay 30. 30. So, normally open to. Nag-charge tayo ng nakakabit siya dito. So, nakacharge siya, nag-iinit siya. So, iinit yan. So, pag umabot siya ng, sabi natin, kalahating oras, umabot siya ng, yung temperature natin, umabot ng 45, mag-trigger to. Magko-contact na. So, pag nag-contact to, ang control ko yung exhaust fan, so, papalamigin niya yung unit. So, ang mangyayari, bababa ulit yung temperature. Hanggang ma-reach niya yung 33. So, dito, pagpalagay natin dito yung 33, mamamatay na ulit yung pan. So, ang mangyayari, so mamamatay na ulit yung pan, iinit na ulit siya. So, ganun lang ganun yung cycle niya. Hanggang sa tumigil na yung pag-charge, hindi na siya gagawa ng init. So, hindi na under yung pan. Kung titignan natin yung contact, sabay na natin yung time. Halimbawa, ito yung 0, ito yung 1. Yung 0, off. Yung 1, on. So, normally open to, naka-off palagi siya. So, sabihin natin, 0 siya hanggang umabot ng 45.
Magti-trigger siya, mag-on siya hanggang umabot ng 33, mag-off ulit siya hanggang umabot ulit siya ng 35. So, ganun yung cycle niya. So, tinesting ko na to noon. Tinester ko siya kung saan siya magka-cut in, kaya magka-cut off. So, sa 45 ang rating nito, 45 degrees Celsius. Sa 45, cut in niya. Dito siya sa 45 cut in. Sa 33 cut off. So, ibig sabihin, yung 12 degrees centigrade, ang tawag dyan, hysteresis. Nung nagsimula akong gumamit ng mga digital thermostat, lalo sa mga industrial application, palagi natin makikita yung hysteresis na yan sa mga setting o parameter. Mamaya tingnan natin dun sa dalawang sample natin. Okay? So, peak ang hysteresis nito. 12 degrees Celsius ang hysteresis niya. Peak. So, yan yung peak thermostat. Ito ay normally open. Kaya ang ibig sabihin nito, tong bimetallic thermostat na to ay cooling. Ibig sabihin, pag malamig siya, pag nagip natin set temperature, o yung peak temperature niya, saka lang siya mag-on. So, cooling siya. Iba-iba ang temperature rating nito. Meron siyang 40 degrees Celsius hanggang 105. Maglalagay ako ng link sa video description kung saan ko siya nabili. Tapos, yung isang klase nito, yung normally closed. Yung normally closed naman, kabaligtaran. Ngayon, dito na tayo sa digital thermostat. Unahin natin tong XH-W3001. So, itong model na binili ko ay 220 volts. Kasi nga, ang plano ko dito, ilagay sa aircon electric pan timer ko. So, isasama ko siya sa circuit. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano natin isasama sa circuit. Ngayon, testingin muna natin. Lalagyan ko muna ng wire. Hindi ko pa ito napapower sa mula dumating. Meron lang siyang apat na wire, tapos isang temperature probe. Tapos mamaya, bubuksan natin. Ayan, na-wiring ko na siya. So, nilagyan ko lang ito ng plug. Itong pula tsaka itim. Nakasaksak na siya sa outlet. Itong dilaw tsaka itim naman ay para sa load. So, 220 volt na ilaw. Tapos yung temperature sensor. So, ganun lang kasimple yung wiring niya. Hindi siya contact, output siya, okay? Kung 12 volt ang input, 12 volt ang output. Kung 24 model siya, ang input, 24 volt ang output. Ganito lang kasimple ang diagram niya. Lalagay natin sa screen, okay? So, i-on na natin. So, hindi kagad. Nga pala, ito ay meron lang dalawang pindutan. Down, up pala, saka down. Kaliwa, up, kanan, down. Tapos may ilaw siya doon para sa indication na naka-on yung relay niya sa loob na naka-on din yung load natin. Okay? Pagpindot natin itong up, 25. Pagpindot natin yung down, 40. So, naka-heating mode siya ngayon. Ito nga pala ay may dalawang mode, heating at cooling. So, meron tayong option na gamitin siya sa mainit, kapares ng incubator, o kaya sa malamig, kapares ng purpose ko sa kanya, yung sa rep aircon timer ko. So, ang pag-adjust ng setting. So, ngayon, yun yung actual na temperature ngayon, yung nasa-sense ng temperature sensor, okay? So, ngayon, i-adjust natin para mamatay. Ngayon, ang lower level niya, 25. Dinan lang natin to. Yan, tataas na yan. Babaan natin. Gawin natin 31. Tapos magtatatlong blink. Yon. So, acknowledge na yon. Siya na yung lower level. 31. Tapos, yung sa taas, 40. Didinan lang natin. Kailangan natin diinan yung kung nasan setting tayo. Didinan natin yan. Ayan, pababa siya diretso. Lagyan natin sa 33. O kaya 33.5. So, 0.1 yung adjustment niya. 0.1 degrees C. Yung kaya natin kontrolin. Ayan ang actual reading niya, 31.1. Ang set natin dito sa kaliwa, sa up, 31. Ang set natin sa kanan, sa down, 33.5. Ibig sabihin, nag-set tayo ng sa heating, tapos 2.5 ang hysteresis. Okay? Ibig sabihin lang yan, pag na-reach na yung 33.5, so heating to, halimbawa sa incubator, yung maiinit na ilaw ang load niya, kailangan ma-reach na tong set point natin na to bago siya mamatay. Tapos, syempre, namatay yung heating element natin, lalamig yan, pag lumamig ng hanggang 31, saka siya ulit mabubuhay. Okay?
iinitan ko lang ng kamay ko hanggang umabot ng 34. Hawakan ko lang yung sensor natin. Mabilis yung action niya sa temperature. Mabilis yung action niya sa temperature. Maganda siya. Ayun, 33.5. Namatay na. Tapos, pag lumamig yan ng hanggang 31.0, adjust natin to. Gawin natin 31.5. Gawin lang natin ito yung hysteresis. Pag bumaba ng 31.5, on. Pag umabot ng 33.5, off. So, ito yung hysteresis niya. Antayin natin mag 31.5. Lagyan natin ng pan para medyo bumulis yung proseso. Yon. So, nag-trigger siya sa 31.5. Tapos, pag nag-init ulit, ibig sabihin mag-on yung heating element natin, iinit ulit siya. Hawakan ko lang ulit. Yan. So, ganun siya. So, siya ay nasa heating. Pwede natin i-adjust yung hysteresis, yung cut-in at cut-off. May i-adjust natin. Yung dalawang yun lang ang setting. So, ganun lang siya kasimple. Tapos, yun nga, sa mga incubator, kalimitan nakikita ko ito ginagamit. Pero ang load na kaya niya lang ay 1,500 watts sa 220 volts. Sa 12 volt, 120 watts. Sa 24 volt, 240 watts. So, yun yung maximum. Pero, para sa akin, kahit anong bagay naman, huwag natin gagamitin ng sagad. Lalo yung mga gantong device na mumurain lang, siguro 50%, 30% mas maganda. Tapos, huwag yung demotor, kapares ng bala ko, aircon, o kaya water pump, ay hindi niya kakayanin. So, relay lang ang laman yun sa loob. Pag mga matataas na load, may mataas na starting current, mas maganda, gamitan natin siya ng magnetic contactor. Kapares ng gagawin ko sa aircon electric fan timer. Mamaya, tingnan natin. Pero sa ngayon, tingnan muna naman natin yung cooling mode niya. Sa cooling naman, simple lang. So, itong kaliwang button na to, kaliwa tsaka kanan na lang sabihin natin, kaliwa, mababa, kanan, mataas. So, ibig sabihin yan, heating. Pag ginawa natin mas mataas itong sa kaliwa, magiging cooling na siya. So, 31.5, gawin natin, sample natin ulit, 32, 33, 34, 33, yan, example natin, 34. Yung sa kaliwang button yan, tapos yung sa kanan, babaan natin ito ng konti. Gawin natin itong 32. 33. Para hindi tayo mahirap. Yan, 33. Iksabihin, sa 34, gagana yung load. Halimbawa, pan to, cooling naman to. Tapos, 33, mamamatay yung load. Okay? So, parang binaligtad lang natin. Sa ngayon, patay siya kasi malamig naman. 33 lang, mamamatay na yung load. Hawakan ko ulit. Kailangan 34, mag-on yan. Itawang ko. Kaya natin lumamig. Pag na-reach na naman yung 33, mamamatay yung ilaw niya. Yung ilaw, representative lang natin ng cooling. Halimbawa, electric fan, aircon. So, ganyang mode ang mangyayari sa gagawin kong setup. Ayanawan na lang. Yon. So, ganun siya. Ganun lang kasimple ang pag-setup ng cooling. So, tatandaan natin. Nagawa ko ng maliit na graph. So, ganito. Pag-heating, mas mataas yung sa kaliwa, yung up na arrow, 25. Mas mataas yung sa kanan pala, mas mahina. Mas mababa yung sa kaliwa. Ibig sabihin, nasa heating tayo. So, yung difference niyan dalawang yan, depende sa set point natin. Yun yung hysteresis. Okay, baligtad pala tong drawing ko. Ito pala ang on, yung off. Ito ang off. So, baligtad lang tong dalawang to. Nga pala, tong temperature controller na to ay
kaya niyang magbasa ng temperature ng negative 50 hanggang 110 degrees Celsius. Nakalagay yan dyan. Kaya niya mag-measure tsaka mag-control. So, negative 50, napakalamig na nun. Mamaya lagay natin sa rep yung test probe niya. Tingnan lang natin kung magne-negative dito. Ang pagre-reset, reset to default, ang default natin 25 tsaka 40 to. Didinan lang natin tong dalawang araw na to. Yan. Nag-reset na siya. 25 na to. 40 na to. Okay, piyatay ko na. So, ganun lang siya, kasimple. Isang sample na idea nga pala. Halimbawa, electric fan lang. 60 watts lang electric fan. Sa tingin ko, kayang-kaya niya electric fan. Halimbawa, meron tayong aircon. So, yung aircon natin, kung conventional yan o inverter, merong timer o wala. Ito, maraming sitwasyon ganito eh. Yung gustong naka-electric fan, tsaka naka-aircon. So, halimbawa, inon natin aircon natin. Tapos, itong electric fan natin, inon natin. So, simple lang yung wiring niya. Ganyan lang. Ito lang yung, kahit gawin natin itong outlet, saksak lang natin yung electric fan, i-on natin. Halimbawa, yung electric fan, mag-on sa 30. Kung halimbawa, 30 pataas, ilalagay natin. So, mag-on na siya. Tapos, mag-off lang siya sa 25. So, pag nag-25 na yung temperature, depende kung saan natin lalagay yung sensor, mamatay na yung electric fan. So, malamig na yung kwarto. Hindi na natin kailangan ng electric fan. Aircon na lang ang gagana. So, gagana lang siya pagka kailangan. Halimbawa, may timer yung aircon natin. After 5 hours na matay siya, hindi na natin kailangan bumangon para buksan yung electric fan. Pag na-detect niyang mainit na ulit, halimbawa, sa sinet nating temperature 30, under na yung electric fan dahil patay na yung aircon. So, automatic siya. Simple lang. Hindi na nakasama sa circuit ng aircon, iwalay lang. So, maganda siya. Kung electric fan lang ngayon kaya niya. Okay? Ngayon, ganito, papakita ko sa inyo sa diagram na lang kung paano ko siya isasama sa aircon tsaka electric fan timer na unang project na ginawa ko na noon pa. Pero siya nga pala, hindi lahat ng thermostat o digital thermostat ay design para sa cooling tsaka heating. Yung ibang thermostat, heating lang, design lang para sa heating. Yung iba naman, design lang para sa cooling, okay? So, check niya palagi kung kailangan nyo ng heating lang. Tapos yung iba, may dalawang contact, tatlong contact. So, multiple output siya. Merong para sa alarm. So, depende yan sa thermostat na pipiliin nyo. Kung babalikan natin yung project na aircon electric fan timer, ito yung diagram na ginawa ko noon. Dinrawing ko lang ulit. So, ngayon, para isama ko to dito, ganito ang plano ko. Ito yung coil ng contactor. So, motor control yung diagram na to. Gagawin lang natin tong temperature controller. Dahil ang model niya ay XHW3001. Tawagin na lang natin tong X. So, imbis na contactor, X na siya. Tapos, yung holding contact, papalitan ko to ng T. O yung holding contact ng timer. Pero, instantaneous contact siya. Kaparesto ng ginawa ko sa outlet na kusang namamatay. So, yung auto-off outlet, ganyan yung ginawa ko. Yung timer, merong instantaneous contact. Pero kung wala namang instantaneous contact, ang isang option, maglagay ng isang maliit na relay na 220 volt din. So, ganyan siya. Itong holding contact, magiging R. So, dadami nga lang yung pyesa, pero magagawa niya naman yung trabaho niya. Okay? Tapos, ang mag-control sa contactor, na coil, eh yung si X. So, ganyan lang. Yung X, si digital thermostat, yung dilaw, tsaka itim na wire, pupunta sa coil ng magnetic contactor. Okay? Pero sa loob niyan, sigurado may contact lang yan. So, kung ito yung black, ito yung red. Ito rin yung black. Magkasama lang yung black na yan sa loob ng timer, ng temperature controller. Tapos meron yung relay, ito yung yellow. So, ganyan lang siya. Ito palang yellow. Tingnan natin. Buksan natin para ma-verify natin itong theory ko. So, sa schematic diagram, ganyan ang kalalabasan yan. Medyo nakakalito kung hindi natin alam yung motor control. Buksan natin to. Ayan lang siya. Wala siyang tornilyo. So, ayan siya, oh. Magkasama lang yung black. Yung yellow, galing sa normally open. Tapos yung red, pumunta rin sa relay. So, ganyan nga siya. Tama. Tama tong diagram na to.
Tapos, isa pa, sabi nila, 1,500 watts ang kaya nito. Ang wire na nakalagay ay AWG-22. American Wire Gauge number 22. So, itong current capacity nito o ampacity ng wire ay nasa 6.3 ampere lang. So, hindi siya aabot ng 1,500 watts. Pag minultiply natin sa 220 volt yun, 1,386 watts lang. Okay? So, hindi rin nag-declare sila ng wattage na kaya niya, 1,500 watts. Pero yung wire, hindi niya kaya yung wattage na dineclare nila. Okay? Para sa akin, pag ilalagay ko na to dun sa circuit ko, ang gagawin ko dito ay papalitan ko tong wire. So, madali lang naman palitan. Paka tong itim na to, gawin ko na lang isang piraso. Dahil dito ko nga lang siya isasama sa line 2. Okay? Paglalagay na lang ako ng mas maayos na diagram sa video description. So, ganun lang siya kasimple. So, sa tingin ko, sigurado naman na yun. Yung setting ko, depende na kung saan ko ilalagay yung test probe. Pwedeng sa ambient lang o sa room temperature, pwede ko siyang ilagay sa may aircon mismo. So, depende yan sa atin. So, yung setting, yung cut-in tsaka cut-off, sa aircon, kailangan niyan at least 3 minutes bago mabuhay ulit. So, isa yun sa titingnan natin. Yung safety ng aircon, 3 minutes, 5 minutes, mas maganda. Kaya yung range niya, habaan ko. So, depende, titingnan ko pa kung yan. Diyan papasok yung isang thermostat natin. Ito. So, ito ay merong on delay. Ito naman, 12 volt model lang siya. Tapos, tatlo ang pindutan. Pero pwede itong mag-control ng 220 volt kasi contact niya lang to na kayuwalay. Tapos ito yung 12 volt niya. Ang pinakamadali dyan, gamitan ng adapter na 12 volt. 220 volt na siya. O kaya yung nabibiling mga gantong module, 220 to 12 volt. So pag nilagay natin to dyan, 220 na tong input. Tapos pwede niya nang controlin yung output na 220 volt. Ang problema lang dito kasi, walang bahay. Kaya itong napili ko kasi may bahay ito eh. Tapos, ang test probe nito, mga isang ruler lang, 1 feet. So, ito medyo mahaba. Siguro mga 1 metro to. Okay? Pero, pwede naman natin ito duktuhan kasi nga, resistor lang naman to. Ang test probe na gamit nila parehas naman, NTC 10K. Ibig sabihin, 10K ang resistance nito sa 25 degrees Celsius. So, nag-a-adjust yung resistance nitong sensor na to kapag nagbabago yung temperature na nasa sense niya. So, ganun lang siya simple. Parang variable resistor lang siya. So, ayan. Winiring ako na siya. So, ito ay 12 volt na power supply. Ito yung module natin. Negative. Positive. May jumper papunta sa contact sa K1. Tapos, K0. So, may negative positive to, 12 volt to. Tapos, exhaust pan na 12 volt. Lagyan ko lang ng fuse. Lalagay ko lang yung fuse niya. Ayan, umandar na yung load. Kumahangin na siya. So, ito ay merong tatlong pindutan. Hindi na ako nagawa ng wiring diagram kasi may diagram naman sa Lazada. Ito siya. Ito pala sa 220 volt. Ito yung ginaya ko sa 12 volt. Pares na pares nito. Yung naka-jumper yung gitna. So, positive yung control ko. Positive yung control ng relay. So, wala namang problema kung negative yung control ng relay, yung positive bang nakarekta. So, ito yung load. Ito yung exhaust fan. So, ganyan lang siya kasimple. Pero, yun nga, pwede naman siyang mag-control ng 220 volts. So, dito, sample nila battery. Pero, pwede nga tayo gumamit ng mga switch mode power supply na malilit o kaya yung 12 volt na adapter, 220 na siya. So, minsan kasi, kung titingnan natin, mas nagaganda na ako sa mga setting nito kumpara dun sa isa. Lalo sa application ko. Ito yung parameter setting niya. Meron siyang parameter. Merong code P0 hanggang P7. Walang P7, P6 lang yan. Siguro, ibang model na to. Kasi matagal na sa akin tong temperature controller na to eh. Ito ay kulay blue yung LED. Maglalagay ako ng link sa video description. Pero tong model na to, P1, P0 hanggang P6 lang. Isa-isayin natin. So, saglit lang naman to. So, pwede rin siya heating kaya cooling. Negative 50 rin siya hanggang 110 degrees Celsius. Ang model nito ay W1209. So, ayan. Meron siya tatlong pindutan. Ito ang set, plus at minus. Ay, nakalagay doon yung maliliit na yun. Tapos,
Pagpindot natin yung plus saka minus, bali wala. Pindot natin set, ayun yung set point. Magbibling siya. Pwede natin baguhin. Na under yung load, ibig sabihin, cooling siya. Yan. Yung pwede pindutin yung set. Adjust natin, pwede pindutin yung set. Namatay na yung load. So, ibig sabihin, cooling to. So, wala nang ibang setting. Yun lang. Set, tsaka plus, minus. Yun lang. Ang pinaka-setting nito, nakatago sa parameter. So, yun yung nakalabas na parameter. Yung mag-adjust ka lang ng setting. Wala nang iba. Tapos, para mapasok natin yung parameter, didiinan natin tong set ng ilang segundo. Yan, P0. Ang P0, pag pindutan set, cooling o kaya heating. So, nasa cooling siya ngayon. Pag nilagay natin siya sa heating, walang nangyari. So, ibig sabihin, parang baliktad. Kung babalikan natin yung set point, so, ang setting natin ngayon temperature, 34.5. So, pag heating, ibig sabihin, kailan umaandar yan hanggang 34.5 o naka-on yung relay natin, meron siyang LED. Pag cooling, ibig sabihin, aandar lang siya pag na-hit niya yung 34.5. Okay? So, yung hysteresis, nasa parameter. Tingnan natin ang parameter ulit. P1, hysteresis. So, ang value nito, 0.1 hanggang 30. Return difference setting nakalagay sa setup niya. Nakalagay sa manual. Cooling. P1, hysteresis. 2, gawin natin itong 0.1. Okay. Sa paliwanag natin. So, simple lang naman. Kung nag-gets yung hysteresis natin kanina, ganito lang yun. Pag nasa heating tayo, gawin natin itong 35. Set point natin, 35. Kapag nasa heating tayo, ibig sabihin, naka-on yung relay niya o yung load niya hanggang mag-35. Pag na-reach niya yun, mamamatay yung relay. Tapos, pagbaba siya ng 5, so 5 yung hysteresis na nilagay natin, dun lang siya magbabago ulit yung state ng relay. Dun ulit siya mag-on. Okay? Sa cooling naman, sa 35, aandar siya. Pagbaba ng 30, titigil na siya. So, yun yung hysteresis setting sa mga gantong thermostat. Tingnan natin yung ibang parameter. Sa P2 tayo, ito ay maximum setting. So, ayan, 110 siya. Pwede natin itong babaan. Lagay lang natin to sa 35. Tapos yung P3, ito yung lower level ng setting. Nasa negative 50 siya. Adjust natin. Yan. So, ibig sabihin ng P2 tsaka P3, hintayin natin mag-exit. Yung setting dito sa labas, hanggang 35 lang tayo, hindi na tayo pwede makataas. O kaya hanggang 27. Ayan, hindi na siya bababa. So, yan lang yung ina-allow natin na baguhin setting sa pagsiset ng temperature. So, itong parameter kasi parang matuturing natin to na parang secret na code. Ganyan, secret setting. Sa P4 tayo. Sa P4 naman, calibration. So, calibration. Halimbawa, meron tayong mas accurate na temperature sensor. 32 ngayon, 31.7 yun. Sabihin natin may error. Nagkaroon to ng, diokto nga natin to, nagkaroon ng diferensya. Sabihin natin, dapat 35 na yung di-display niya. 30 lang di-display. So, ibig sabihin, pwede tayong mag-correction sa parameter. Sabihin lang natin dito sa P4, temperature calibration, lagay lang natin, plus 5. Parang correction siya ng reading ng temperature. Ang range nito, negative 7 hanggang positive 7. So, pwede tayong magbawas ng 5, tsaka magdagdag ng 5. Kung titingnan nyo, ayan o. Naging 34, 35. Balik natin sa P4. Gawin natin negative. So, dapat magiging minus 5 yung reading. So, kanina naging 35. Pag binalik natin sa tama, ayun, halos 10 yung nawala. Kasi yung tama, yung gitna, yung mga 30. So, yun yung calibration. Maganda na naman yung load. Tapos, ito yung gusto ko sa kanya, yung P5. Yung P5 ay on delay. So, ito ay 1 to 10.
minutes yan. So, sabihin natin 1 minute. Ang on delay, simple lang. Nasa heating tayo ngayon, di ba? Adjust muna natin yung parameter. Gawin natin hysteresis niya. Liitan natin. Yung P1, liliitan ko lang. Gagawin kong 0.1. Yung P2, wala nang tayong gagalawin dyan. Antayin natin mag-exit. So, heating tayo. So, pag sinet kayo sa heating ng 27, dapat, pag nag-27 to, mamamatay na yung load natin. Namatay na. Tapos, 26.9, dahil 0.1 lang hysteresis natin, under na siya. Okay, baguhin nga natin yung setting. Gawin natin 27.8. Ayaw. Gawin natin 27.9. So, dapat nagtitrigger na siya. Hindi siya nagtitrigger kasi meron tayong nilagay na 1 minute delay. So, yun yung mabilis na fluctuation ng temperature. Doon natin makukuha yung delay start time. Yun yung P5. So, maganda yun. Lalo sa application na gusto ko yung sa aircon. Hindi siya basta-basta sisindi. Antayin natin. 1 minute under yan. A few inches later. So, yan. Umandar siya. Pag depende sa setting time natin. Yun yung P5. Tapos, last na parameter setting natin yung P6, o balik na sa P0. P6, off. Pwede natin itong i-on. Ito yung high alarm. So, nakalagay siya sa 110. So, kahit ano tayo, heating o cooling, basta na-reach yung setting natin dito, isa lang ang gagawin niya. Halimbawa yun, sinet ko sa 60. Pag nag-reach yung 60, i-off niya yung relay. Kahit heating yan o cooling, parang alarm siya. So, high temperature, over temperature, parang ganon. Okay? Tapos, yun lang. So, mas maganda siya. Ang pagre-reset naman nito, kailangan patay yung power. So, papatayin yung power. Tingnan nyo, 27.1 yun. Papatayin yung power gamit yung fuse. Tapos, bago natin siya i-power on ulit. Tingnan ko kung makukuha ko ito. Ayan, on ko na ka. Didiinan ko itong plus tsaka minus. Sabay ilalagay ng power. Ayan, nag-32 na siya. So, nag-restore factory default na siya. Tingnan natin. Tumama na yung reading niya. Tapos, set point niya 28. So, tama. Nakakalagpas na ulit tayo. Dahil nag-reset na yung set point niya. So, maganda to. Kung so maganda. Yun nga lang. Wala siyang bahay. Ang halay ng itsura niya. Tapos, pwede to kung halimbawa sa loob ng panel natin ilalagay. Pwede na to. Sa parameter niya, ang dami niyang setting na magagalaw. Ito ay W1209. Mura lang to. 12 volts nga lang siya. Wala siyang 220 volts na rekta. Tsaka, parang may nakikita ko noon, meron siyang bahay pero acrylic lang. Okay? Tapos yung isa ay XHW3001. So, pares naman sila maganda. Para sa akin, sa application ko, pwede na to. Pero kung meron sana siyang program na kapares nito yung on delay, mas maganda. Kasi yung compressor ng aircon para maprotektahan ko. Okay, pero makakaya naman nabulin sa setting nito yun eh. Lalakihan ko lang yung hysteresis. So yun lang, maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. Kung nagustuhan nyo tong video na to, pakihit ang like button at subscribe kayo sa ating channel kung di pa kayo nakasubscribe. Maraming salamat. Kung meron kayong tanong, comment kayo sa baba.